Ecclesiasticus chapter 22. Ang isang tamad na tao ay inahahalin tulad sa isang maruming bato, at bawat isa ay susutsut sa kanya sa kanyang kahihiyan. Ang tamad na tao ay inahahalin tulad sa dumi ng tae, bawat tao na kumukuha nito ay papagpag ng kamay. Ang lalaking pinalaki ng masama ay kahihiyan ng kanyang ama, at ang isang mangmang na anak na babae ay ipinanganak sa kanyang kawalan. Ang pantas na anak na babae ay magdadala ng mana sa kanyang asawa, ngunit ang namumuhay ng di tapat ay kabigatan ng kanyang ama. Siya na matapang ay humahamak sa kanyang ama at sa kanyang asawa, ngunit kapwa nila siya hahamakin. Ang salaysay na hindi napapanahon ay parang musika sa pagdadalamhati, ngunit ang mga hampas at pagtutuwid ng karunungan ay laging napapanahon. Sino mang nagtuturo sa mangmang ay gaya ng nagdidikit ng mga bubog, at gaya ng gumigising sa mahimbing na pagkakatulog. Siyang nagkikwento sa isang mangmang ay nagsasalita sa isa sa pagkaidlip. Pagka siya ay nagsaysay ng kanyang kwento, kanyang sasabihin, anong nangyayari? Kung ang mga anak ay namumuhay ng tapat at may mga pag-aari, kanilang tatakpan ang kasamaan ng kanilang mga magulang. Ngunit ang mga bata sa pagiging mayabang sa pamamagitan ng paghamak at kawalan ng pag-aalaga ay nabahiran ang karangalan ng kanilang mga kamag-anak. Iyakan ninyo ang patay sapagkat siya'y nawala ng liwanag, at iyakan ninyo ang mangmang sapagkat siya'y kulang ng unawa. Umiyak kayo ng konti para sa patay sapagkat siya ay nasa kapahingahan, ngunit ang buhay ng hangal ay lalong masama kaysa sa kamatayan. 7 araw na itinatangis ng mga tao ang patay, ngunit para sa isang hangal at isang taong masama sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Huwag kang magsalita ng marami sa isang mangmang, at huwag kang lumapit sa kanya na walang unawa. Mag-ingat ka sa kanya, baka ikaw ay magkaroon ng kabagabagan, at kailanmay hindi ka madungisan ang kanyang mga kalokohan. Lumayo ka sa kanya, at ikaw ay makakasumpong ng kapahingahan, at kailanmay hindi mabalisa sa kabaliwan. Ano ang mas mabigat kaysa tingga, at ano ang pangalan niyoon kundi isang mangmang? Ang buhangin at asin at isang limpak-limpak na bakal ay madaling dalhin kaysa sa taong walang unawa. Kung paanong ang kahoy na nabibigkis sa isang gusali ay hindi mabubuwal ng pagyanig, gayon ang puso na natatag sa pamamagitan ng payo ay hindi matatakot anumang oras. Ang pusong nag-iisip ng kaunawaan ay gaya ng magandang palitada sa dingding ng isang galeriya. Ang mga poste sa mataas na dako ay hindi kailanman tatayo laban sa hangin, kaya't ang takot na puso sa pag-iisip ng mangmang ay hindi makakatayo laban sa anumang takot. Siyang tumutusok ng mata ay magpapatulo ng mga luha, at siyang tumutusok sa puso ay magpapakita ng kanyang kaalaman. Sino mang naghahagis ng bato sa mga ibon ay magpapatakot sa kanila, at siyang sumasaway sa kanyang kaibigan ay sumisira ng pagkakaibigan. Bagaman ikaw ay bumunot ng tabak sa iyong kaibigan, gayon may huwag kang mawala ng pag-asa, sapagkat maaaring may pagbabalik sa lingap. Kung ibinuka mo ang iyong bibig laban sa iyong kaibigan, huwag kang matakot, sapagkat maaaring magkaroon ng pagkakasundo, maliban sa pagsumbat o pagmamataas o pagsisiwalat ng mga lihim o isang taksil na sugat, sapagkat dahil sa mga bagay na ito, ang bawat kaibigan ay lalayo. Maging tapat ka sa iyong kapwa sa kanyang karalitaan upang ikaw ay magalak sa kanyang kasaganaan. Mananatili kang matatag sa kanya sa panahon ng kanyang kabagabagan upang ikaw ay maging tagapagmanas na kasama niya sa kanyang mana. Sapagkat ang masamang kalagayan ay hindi laging inahamak, ni ang mayaman na mangmang na hangaan. Kung paano ang singaw at usok ng hurno ay nauuna sa apoy, gayon din ang panglalait bago ang dugo. Hindi ako mahihiyang ipagtanggol ang isang kaibigan, ni hindi ko itatago ang sarili ko sa kanya. At kung mangyari sa akin ang anumang kasamaan sa pamamagitan niya, ang bawat mga karinig ay mag-iingat sa kanya. Sino maglalagay ng bantay sa harap ng aking bibig at ng tatak ng karunungan sa aking mga labi upang hindi ako biglang mabuwal sa kanila at upang hindi ako mawasak ng aking dila?